Paano mag-create ng content? Ang ginagawa ko para mag-create ng content ay nagsha-share lang ako ng kung ano ang mahalaga sa akin na palagay ko ay may mapapakinabangan ang tao mula doon. So halimbawa ay meron akong karanasan na nakita ko na interesante ito, tapos palagay ko may mapupulot ang tao mula dito, ibabahagi ko. Dito sa channel ko, ang slogan ko ay pangkalahatang self-improvement papuntang langit. So lahat ng mga iba-ibang karanasan at kaalaman at naiisip ko na maibahagi, mga kuro-kuro ko opinion o di kaya ay mga payo na kaugnay doon sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit na yon ay binabahagi ko dito. So meron tayong purpose at palagay ko naman ay interesante para sa mga tao kung paano nga sila mag-improve, kasi lahat ng mga tao ay gustong mag-improve, di ba? Tapos pangkalahatan, ibig sabihin iba-ibang mga aspeto. Tapos papuntang langit, ibig sabihin ay papunta sa pinakamagandang buhay. Kung ano man ang iniisip natin sa kung ano ang magandang buhay, syempre lahat ng tao ay gusto ng magandang buhay pagkatapos ng kamatayan. So ako, kung meron akong isang topic kaugnay doon sa pinaka-slogan ko na yon na naisip ko, at nakikita nyo nga yung mga iba-iba kong topic dito, mas nakaugnay siya sa physical, emotional, mental, spiritual na mismong kadalasan na pinaka-pinag-uusapan ko. Spiritual, ang pinaka-napag-uusapan ko dahil ito yung sentro o ugat, tapos may professional, social, at financial. Lahat ng mga topic na ito ay pinag-uusapan ko sa kung ano yung mga natututunan ko dun sa iba-ibang aspeto na yan. Kung meron akong mga tips na practical para magawa nga ng tao, o mga palaisipan na maganda nga para itanong ng mga tao sa sarili nila para matuklasan nila ang katotohanan para sa ano yung gagawin nila sa buhay nila, yun ang binabahagi ko. Kasi di ba, kung life coaching ay hindi naman ibibigay mo kung ano ang dapat talaga nilang gawin lang, kundi ay mayroong mga katanungan para mapukaw sa kalooban ng tao kung ano ang katotohanan para sa sarili nilang karanasan at desisyon. Kadalasan nga ang ginagawa ko ay nakaharap lang ako sa isang camera, meron akong green screen, meron akong ilaw, tapos i-edit ko lang mamaya, lalagyan ko ng captions, ikakat ko kung ano yung mga walang sinasabi or di kaya may mali ako. Tapos lalagyan ko lang ng virtual background depende sa kung ano yung topic ko, at lalagyan ko ng title dito o di kaya ng logo. May mga captions nga ako dito. At ganun, ganun lang talaga yung video ko. At minsan meron din ako na mga B-roll, depende kung nanonood nga kayo sa YouTube o di kaya sa TikTok. Pero kung sa Facebook ay diretso lang ako nagsasalita, na wala naman akong ibang mga props or B-roll o di kaya mga animations. Nasa sa inyo na kung ano yung magiging style ng pag-present nyo ng content, pero para sa akin, dahil nga ay nakafocus ako doon sa mga payo na nagmumula sa mga salita ko o di kaya sa mga sulatin ko, ay hindi ako masyado nangangailangan ng iba pang mga animation na talagang bongga o di kaya yung mga effects, cuts, transitions na sobrang bilis. Simple lang na mga video, at may konti lang din dagdag na B-roll o halimbawa ay mga effects or transitions, pero hindi naman yung sobrang bilis-bilis na parang magulo na tingnan. Depende kung ano yung gusto nyong gawin, kasi may mga tao na ganun din mag-create ng content. At hindi ko kayo sasabihan na mali na gawin yung content na ganyang klase or style, kasi nakadepende sa kung ano nga yung magiging ambag mo. So pag-isipan mo, ano yung value na binibigay mo sa mundo na ito? Para sa akin, yung ginagawa ko nga ay mga payo ko na nakaugnay sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. At naisipan ko na magandang pag-usapan kung paano nga mag-create ng content. Kasi sa ngayong panahon, ay lahat ng tao ay nasa social media na. At kung gusto mo gumawa ng isang brand o di kaya ay isang negosyo, ay kailangan matuto ka gumawa ng content para mas dumami yung audience mo. Kasi yung audience ay yung grupo ng mga tao na nakakakilala sa'yo at sa mga produkto o serbisyo mo. Yung audience mo ay lumalaki kapag nagke-create ka ng content at palagi kang nagpo-post. At for free lang naman ang pag-post sa mga social media, at nasa sa'yo na lang kung ano ang content na kaya mong consistent na i-post palagi sa social media. Kadalasan, ang ibig sabihin nito ay yung araw-araw nating buhay. So, ang araw-araw kong buhay, diba yung pagsispiritual ko at yung mga pinag-iisipan ko, ito yung araw-araw na binibigay kong video sa inyo. Tapos minsan, meron ako mga events na
nagkakatay kami ng mga hayop o di kaya ay nagsiselebrate kami ng mga piyesta para sa Santos o di kaya nagra-round kami. So, sinasama ko rin kayo doon sa paglalakbay kong yon. Pero kadalasan, ang ginagawa ko naman dito ay nasa harap ako ng camera at nagbabahagi ako ng mga payo ko sa mga tao para mag-improve sila sa pangkalahatan papuntang langit. So, pag-isipan nyo kung ano nga ba yung purpose ng gagawin yung channel or ng brand ninyo na paulit-ulit nyo na ibabahagi yung klase ng content na yan. Ang iba, kadalasan actually yung mga tao na sumisikat ng mabilis, ang ginagawa nila yung mga pranks o yung mga funny videos, yung mga nakakatawa. Ang iba naman ay gumagamit ng kung ano yung mga talento nila. May kanya-kanya mga talent yung mga tao. Kahit ano ang gagawin mong content, ay lahat yan merong sinusolusyonan na problema. Kahit yung mga parang katawanan lang or yung mga nakakatuwa lang, ang sinesolusyonan mo dyan ay yung tinatawag na boredom o yung pagkabagot nga na walang ginagawa yung mga tao kasi entertainment yan. Tapos may isa pang value bukod sa entertainment, yung education, na natututunan natin ang isang bagong bagay doon sa pagpanood ng content na yan. So merong entertainment, may education, mas maganda ay may pareho tayo para mas matuto at mas tumagal yung mga tao doon sa mga content na kinikreate natin. So lahat yan ay may value na binibigay sa mga tao. So ang tanong is, anong value yung binibigay mo sa tao? Anong klaseng entertainment o anong klaseng education? At yun yung gagawin mo ng paulit-ulit hanggang makadami ka ng mga audience, mga views mo. At kahit na hindi pa masyadong mabilis yung pag-angat ng mga views mo, ay maganda lang nakakabahagi ka ng mga content, nagpa-practice ka na. Kasi ganyan talaga sa simula, hindi ka agad makakakuha ng mga views o mga likes o mga followers. Matagal-tagal na magkakayod ka hanggang may mga medyo sumikat dyan. At kung gusto mong mas sumikat nga, ay kailangan yung mga topic na pag-uusapan mo, yun yung mga hinahanap talaga ng mga tao. Again, babalik tayo doon sa sinasabi ko na kung ano yung problema ng mga tao, kung masosolusyonan mo yon doon sa pagbabahagi mo ng content na yan, ay sisikat ka. Minsan talaga swertihan lang kahit maganda yung ginawa mong content. Tapos iniisip mo na maraming value na mabibigay yan sa mga tao, ay minsan hindi lang talaga siya nakukuha ng isang social media platform para ipasikat. Kaya nga kailangan ay i-post lang natin ng i-post yung mga content natin hanggang may sumikat dyan. Tapos iba-iba kasi ng rules ang kada platform. Ang para sa akin, yung nakita ko sa Facebook, ang maganda ay max 2 posts per day, isa sa umaga tas isa sa gabi. Hindi naman ako expert sa mga platforms, pero sinasabi ko lang kung ano yung mga gumana para sa sarili kong karanasan. Depende rin sa kung ano yung linyang papasukin mo. May mga iba-ibang rules yan sa kung gaano kadalas ka mag-post para sa ibang video na yung topic na yan. Pero ang importante na gawin natin para talagang sumikat tayo or makilala tayo kahit papaano ay mag-post tayo ng consistent. So tuloy-tuloy yung pagpo-post natin, tuloy-tuloy yung paglikha natin ng content. So mag-post lang tayo ng mahahalagang content tungkol nga sa mga topic na interesante or sa tingin natin interesante para sa mga tao na galing sa sarili nating mga karanasan at kaalaman para makasolusyon tayo sa mga problema ng mga tao. At gawin natin yung mga magagawa lang natin ng mas madali sa araw-araw na hindi tayo masyado mahihirapan para gumawa ng content na yan. Lalo na kapag nagsisimula pa tayo para hindi tayo ma-discourage na ano ba yan, napakahirap pala gumawa ng content. Lalo na kapag gagayahin mo yung katulad nila Mr. Beast na sobrang laki ng production value. Sa una, magsimula ka lang kahit na nakaharap ka lang sa camera tapos nagsasalita ka, maging komportable ka lang doon sa pagsasalita sa camera o di kaya ay magsusulat ka tapos magpo-post ka. Depende kung ano yung gagawin mo. Kasi na ba, author ka, hindi ka naman pala magsasalita sa video. E di magsulat ka tapos hanap ka ng platform na maganda para doon sa mismong anyo ng content mo. Pero mas maganda ay kahit ano yung platform mo, kahit ano yung pinapasok mong linya or negosyo o ano ba, ay matuto ka din na magsalita sa harap ng camera. Kasi kadalasan yan yung patok sa mga tao na manood lang sa isang video na hindi ka na masyado magbabasa. Mas marami kasing effort ang kailangan mong gawin sa pagbabasa kaysa naman na manood ka lang sa isang video tas makinig. Pero yun nga, may purpose ang kada isa na type ng content or klase ng content, depende sa kung sino din yung audience mo. So importante lang is magbahagi ka ng value doon sa audience na nakikita mo na makikinig doon sa klase ng content mo na yan. So yun, wag lang kayo ma-pressure masyado, magsimula lang muna kayo sa maliit
kahit na short videos lang muna, less than 30 seconds, less than 1 minute, na magsasalita kayo tungkol doon sa topic na yon, or magpapakita kayo halimbawa ng workout, o di kaya ng niluluto nyo, or yung ginagawa nyo sa carpentry, or kahit ano man yung talent ninyo, basta magsubok kayo, mag-experiment kayo doon sa mga iba-ibang pwede nyong gawing content, tapos tingnan nyo kung ano yung komportable para sa inyo, at kung ano din yung nai-interesante yung mga tao na nakakasolusyon din sa mga problema nila. Sana ay ma-try mo para sa sarili mo na maglikha ka ng content, kasi dito sa panahon ngayon ay napaka-importante na ng social media, at mas makakakuha tayo ng mga pakinabang or benepisyo kung matuto tayo mismo na mag-create ng content at makapahayag sa sarili nating mga opinion at sa sarili nating mga paninindigan. Para magabayan ka dun sa mga sinasabi ko at ma-review natin yung mga pinag-uusapan natin, ay kumawa ako ng isang free gabay sa paglikha ng content, at sana maklik mo ang link sa post description para dyan. Happy content creation, mga kapatid! Salamat po at God bless!